RP Max Vlogs. Pakitala po yung kanilang official YouTube channel po, mga Kalinga. Alright, welcome back to our channel. This is RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat, guys. Mga Kalinga at mga kapatid. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito. And mega love shoutout din po no, sa ating pambansang kuya, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ma'am Edna. At sa mga kasamahan ko din po sa KUOS ay binabati ko din po, guys. Okay? And as always, bago ko po makalimutan, kung sino man po sa atin ang hindi pa nakapag-subscribe no, kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate Edna Vlogs, at sa mga kasamahan ko din po sa KUOS ay padalaw na lang po, guys, ang aming mga channels para tuloy-tuloy po no, yung ating suporta sa kanila o sa amin. Okay? At huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon na notification para updated po tayo just in case na may mga bago po kaming upload. Okay? Alright, so gagawa po tayo ng maiksing reaction video. Sa tatlong, halos tatlo, no? Tatlong magkasunod po namin na live streaming ni Sir July. Na tinapik nga namin itong pag-reach out nga sa amin no, o sa akin. Itong mama ni Ate Maylin o nanay ni Ate Maylin. Doon sa mga live streaming namin kung saan tinatanong namin yung opinion ng mga audience o ng mga viewers, 50-50 po talaga no, or minsan lamang pa yung kontra no, dahil nga nakikita po nila no, o kung saan pa yung galit nila kay Ate Maylin, parang na-carry over no dito sa mama niya. Ang sabi nga ng mga audience, mga Kalinga supporters, bakit hindi na lang yung si Ate Maylin ang kukup-kup sa nanay niya? O di kaya, nandiyan naman si Mark, may kinikita naman, why not si Mark na lang ang magpabahay sa kanya? Okay, so, hati po talaga na kailang live streaming na kami tuwing tinatanong namin, kung hindi man 50-50, 55% ang hindi sang-ayon. Okay? Marami po silang sinasabi na why not pagawa ng pabahay itong must deserve no, must deserve na mga senior citizen, at ang tinasabi nga po nila itong magulang ni Ate Melissa. Okay, ganito po, guys, ano, mga Kalingap, mga kapatid, sa totoo lang po itong magulang ni Ate Melissa, ang buong akala po talaga namin mama lang ni Ate Melissa, wala na itong tatay, kaya nagulat kami na bigla na lang lumutang itong tatay ni Ate Melissa. Yung pala, no, kahit yata doon sa ribbon cutting, parang hindi na hagip ng camera ito kung naka-attend man ito. Pasalamat tayo no, na sa video nga ni Gab Becerra. Shoutout po sa iyo, kapatid. At suportahan po natin, guys, no. Isa po sa first batch, no. Sila po yung mga nauna diyan sa diet. At suportahan po natin, dalawin po natin ang kanyang channel. Kung sino man pong hindi pa nakadikit sa kanya, padikit na lang po, padalaw ng kanyang channel, okay? At noong nag-video nga si Gab Becerra na yun, no, nagkaroon siya ng prank, inano niya, biniro niya itong magulang ni Ate Melissa kung saan naiyak nga itong mama niya. Sa mga hindi pa nakapanood, guys, dalawin niyo po, no? Trending po yung video ni Gab Becerra na yun. So, actually sa video na yun, doon ko nalaman, no, personally, doon ko nalaman na ito pa lang si Ate Melissa ay mayroon pa palang tatay. So, matagal na hindi namin alam, no, kami sa KUOS, no, sa tingin ko, no, lahat kami, no, if I'm not mistaken, lahat kami hindi namin alam na may tatay pa si Ate Melissa. Nalaman na lang na ito nga, no, na binlog ni Gab Becerra na nagkaroon siya ng prank. Okay? So, ngayon, yun nga, doon din nakita ng mga viewers, no, dahil nga siyempre, no, naantig din po talaga yung kanilang puso nang makita nga na talagang kahanga-hanga din naman ang ugali nitong dalawang matanda, no. Mas matanda sila, of course, sa nanay ni Ate Maylin. So sabi nga nila, mas deserve ito dahil napakasipag pa nung dalawang matanda. Kaya pala laging wala, no, itong tatay ni Ate Maylin, kasi nagtitinda pala ito. Okay? Kaya lagi siyang wala, hindi nila naabutan. Kung sino man yung mga vloggers na pumupunta sa kanila, hindi nila naabutan. O hindi ito na nahagip ng camera. Nakikita lang
itong kapatid ni Ate Melissa na si Ate Maricel, yung may problema nga sa kaisipan. Okay? So, yun ang recommendation, yun ang suggestion ng mga viewers, mga kalingap, mga kapatid, na must deserve na pabahayan itong nanay ni Ate Melissa. Binabasa po namin, no, randomly, dahil sa dami nga po talaga ng comments, randomly, binabasa po namin yung mga comments at talagang ano, naiintindihan po namin yung point nila. Okay? So, may babasahin po tayo, guys, mga kalingap, mga kapatid. Mga, ito no, isa sa top comments, sabi dito. Sabi ni Jane, Jane Bernales. Okay, sabi nito no, ni Jane Bernales. Shoutout sa iyo, ma'am. Good afternoon, Sir July, Sir RP Max. Kung ako, huwag na dahil marami naman sila Maylie na magkakapatid. Natutulong sa nanay nila. Mas marami pa ang mas deserve na nangangailangan ng tulong. Malakas pa ang nanay nila. Dapat ingat kayo lagi and God bless to both of you. Okay? So, yan po ang suggestion. So, ang point niya, wala naman siyang sinuggest kung sino. Basta, ang sabi na lang, ang sabi po niya, mas maraming may mas deserve, no? Okay, so ang sabi po nitong si Ma'am Jane Bernales, disagree po siya na pabahayan namin itong mama ni Ate Maylin kasi nga mas maraming deserve. Okay? Nakarapat dapat pabahayan. Okay? Wala naman siyang binanggit. Okay. Now dito tayo kay Titims Romero. Okay? Shout out po sa iyo, Ma'am. Ang sabi po ni Ma'am, yung nanay ni Melissa din kailangan talaga ng tulungan sa pabahay ni Kuya Val. Sana hipuin ni Lord ang puso ng co-host family para ma-sponsoran. Okay, so nakaka-touch naman yung sinabi ni Ma'am Titims Romero. Okay, so yun po ang suggestion niya na sana mas i-prioritize itong magulang ni Ate Melissa. Okay, so yun ang suggestion, no? Suggestion nitong si Titims Romero. At sabi pa nga niya, sana ipuin naman ni Lord ang puso ng co-host family. Kasi kami nga lang, guys, ang official partner, no? Nag-iisang official partner ni Kuya Val sa kanyang pabahay. Ayaw na nga niyang tumanggap ng mga donation nang galing sa iba. Kasi nga dahil doon sa problema na nangyari, no? Okay? Ito sabi naman ni Dina O'Quinn, okay? Shoutout po sa iyo, ma'am. Ang sabi po niya, mga Kuya July and RP Max, mapagpalang araw po sa inyong mga kuya. Okay? Sana po ay ang nanay ni Melissa ang mapabahayan din. Okay lang, pabahayan nanay ni Maylin. God bless po mga kuya. Nakakapagpalaki kayo ng puso, panoorin kuya July and RP Max. Salamat at nandyan kayo na malawak ang pang-unawa sa kapwa. Okay? Very respectable to kuyas. Okay? So, yan po ang comment ni Dina O'Quinn. Okay? Siya, nasabi niya, okay lang naman pabahayan si nanay ni Ate Maylin, pero sana ang nanay ni Ate Melissa ay pabahayan din. Okay? So, ito pa. Okay, so sabi po ni Ma'am Monica Punanan, good morning sa inyong dalawa. Kung akong ang tatanungin is no. Okay, so ayaw po ni Ma'am Punanan na pabahayan ang nanay ni Ate Maylin. Ang sabi po niya, mas marami ang deserving na tulungan. Ibigay na lang sa iba na karapat dapat tulungan kagaya ng kagaya ni tatay ni Melissa. Salamat po ng marami at God bless. God bless. So yan po ang hiling, no, o ang comments ni Ma'am Monica Kunanan. Okay, so ito pa, no, last na babasahin kong comment. Sabi po ni Melo Jane Dayo, shout out po sa iyo, ma'am. Sabi niya, for me po, sa totoo lang, must deserve po tulungan ang nanay ni Ate Melissa. Kita niyo naman po talaga yung kasipagan nilang lahat. Kaya masarap tulungan. So, yun po, no, ang panghuling comments na binasa po natin. Marami po sila dyan, no. Pag binasa nyo po yung mga comments doon, halos majority po, ganun po talaga ang suggestion nila. Okay? So, naiintindihan po namin, mga kalingap, mga kapatid, no. Sa nilagay ko nga po dyan sa thumbnail,
mga Kalingap supporters o Kalingap supporters, may hiling kay Kuya Val na sana unahin, no, na paggawa ng bahay itong magulang ni Ate Melissa. Ganito po, no, mga Kalingap mga kapatid, gusto lang po naming ma-assure din po, no, yung ating mga viewers, ng ating mga supporters, na itong magulang ni Ate Melissa, isa po yan talaga sa kinukonsidera namin. Kasi sa sinabi ko nga, ang buong akala nga po namin, itong nanay ni Ate Melissa ay titira sa kanya, no, sa bahay niya. Pero nagulat po kami na mayroon pa palang asawa. Okay? At hindi lang nahahagip ng camera. So, ngayon, as per recommendation, as per suggestion nga ng mga viewers, isa din po yan sa kinonsidera namin at inilapit din po namin kay Kuya Val. Okay, so dalawa po sila na inilapit namin kay Kuya Val, na kay Kuya Val po ang siyempre, no, yung final decision kung pabahayan ba itong dalawa. Okay, at ang good news po dito mga Kalingap mga kapatid, nag-agree po si Kuya Val. Okay, nag-agree po si Kuya Val na oo, pabahayan natin ang dalawa. Okay? So, siguro dahil nga sa request talaga ng audience o nagdepende na rin po yan kay Kuya Val kung alin ang mas madaling gawin, kasi nga itong nanay naman ni Ate Maylin wala pa namang lupa, siyempre ihanap pa ng lupa yan, at depende pa po, no, kung saang area na may available. Okay? So, bago itong nanay ni Ate Maylin, depende po yan kay Kuya Val kung ma-execute niya agad o depende sa decision niya, no? Sa tingin ko dito, personal ko po na opinion, mukhang mauuna na paggawan itong magulang ni Ate Melissa. Kasi nga po, nandyan na po yung lugar nila, nandyan na po yung bahay nila, madali pong madaling gibain at madaling patayuan ng bago. Okay? So, yun po ang nakikita ko dyan guys, no? Kasi nga itong si nanay ni Ate Maylin, wala pang lupa. So maghahanap pa po ng lupa. So it will take some time, no, bago baka marami pang ibang bahay ang maipagawa bago itong nanay ni Ate Maylin. Okay? At yun po ang recommendation namin sa kay Kuya Val. Pero sa sinabi ko nga na kay Kuya Val pa rin ang final na decision kung kailan niya ito mapagawa. Okay? So pero ni-recommend po namin yan kasi nga lumapit din sa amin at pinag-aralan din po namin at base sa aming pag-aaral at pinapuntahan nga namin kay Gilumags yung kasama po namin at nakita naman po talaga namin na parang deserve din naman po siyang tulungan. Alang-alang na lang po doon sa kanyang anak na may kapansanan. Okay? Kasi wala talaga silang bahay na matirhan. Nakikitira lang sa kaibigan. Okay? So hindi naman pong kung titira po si nanay doon sa anak niyang si Donna, ay nakita naman po natin guys ang kanilang kalagayan. At talaga mahirap din po. At dito na laman po natin na itong si dapat naman sana ang kukupkup sa kanya itong si Ate Maylin. But unfortunately, sa sinabi nga natin, for some reason, hindi naman niya ito nagagawa. At ngayon, lalo na ngayon, na nandyan na po si Kuya Ben. So mas lalong mahirapan na po si Maylin na kukupkupin yung nanay niya. Okay? So, actually, yun sana ang pinaka-the best. Ang problema lang, yun nga, no? Mas na-prioritize ni Ate Maylin si Honey Ben over sa kanyang nanay at mga kapatid. Okay? So, yun, nasa kanya po yun. At yun po talaga ang nakikita ng mga tao. Okay? So, dito tayo ngayon sa pagtulong na lang sa nanay niya. Kasi nga, kung hintayin po natin kung kailan siya tulungan ni Ate Maylin, eh baka hindi po mangyari. Ang hope is itong si Mark. Kasi nga, kumikita naman si Mark sa kanyang YouTube channel. Okay? So, siguro, pagdating ng araw, kung let's say mapabahayan talaga si nanay ni Ate Maylin, ni Kuya Val, at ang suporta po ng Kuos, siguro, makatulong na lang siguro si Mark doon sa negosyo, no? Hanap buhay na pwedeng maibigay niya dito sa lula niya. Okay? Dahil kung makatulong man kami sa pabahay ni Kuya Val, siyempre doon sa kanyang pangkabuhayan o mga grocery o businessman na maisipan ni nanay. Kasi balita ko sa sinabi ni nanay sa akin, mahilig pala siya magtinda ng maruya. So isa din po yun sa magandang pagkakitaan ni nanay. So it will take some time kung mapabahayan man siya ni Kuya Val sa suporta ng Kuos.
ang nakikita kong mas mauuna itong pabahay sa magulang ni Ate Melissa. Okay? So, huwag po kayong mag-alala, guys. Yan po ay nasa, ang tawagan natin yan, nasa pipeline, no? O nasa planning stage na po yan. So, nasa plano na po yan ni Kuya Val. At ang kuos po ay nakasuporta. At sa sinabi nga ni Kuya July, no, sa live namin kahapon, merong isang kalingap, no, na nasa Saudi na nangako na magsuporta siya ng 20,000 pesos. So, it will be channeled through kuos. So, it will be kuos and that kalingap supporter, no, na magsuporta sa pabahay ni magulang ni Ate Melissa. Okay? So, we hope, or I hope, masaya na po tayo na nag-decision po si Kuya Val at sa tulong ng kuos, pabahayan. Okay? Pabahayan itong magulang ni Ate Melissa. Okay? So, we hope masaya na po ang lahat at hihintayin po natin yan, guys, no? Kung kailan matatapos o kailan ma-execute. May isang concern lang. May isang concern lang tayo dito, guys. Itong si Ate Maricel. Kasi nga, yung mga gamit ng karpentero ay pinagtatago niya, no, nung nakaraang nung ginagawa pa yung bahay ni Ate Melissa. Yung mga gamit ng karpentero, tinatago niya. So, isa yun sa magiging concern, no? Sabi, binanggit nga ni Kuya July kagabi na baka mamaya, no, naglagay na ng mga simento dyan, hollow blocks, basa pa yung simento, bigla namang pagtatanggalin o pagsisipain. So, isa din po yun sa magiging hadlang, no, kung kailan umpisahan yung pabahay na yan para sa magulang ni Ate Melissa. Okay? So, siguro, isa din yan sa dapat asikasuhin o dapat ayusin din ng magulang ni Ate Maricel o yung kapatid niya ni Ate Melissa. Okay? So, yun lang po, guys, ang reaction natin, short reaction natin. And thank you so much sa inyong walang sawang suporta, sa inyong pag-like, sa inyong pag-comments, at sa hindi pag-skip na lahat. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong mga isa-shoutout. Siya ay laging nandito, kahit umulan man o bumagyo, RP Max Vlogs, kasama mo sa oras na... Okay, so hanggang dito na lang po, guys. Maraming maraming salamat. Keep safe. God bless us all. I love you. Bye-bye.